sasagutin ko lang isa-isa yung mga paninira sa akin ng pamilyan to eh. Yung sinasabi nyo na kinawawa ko kayo dito dahil sa kondo nga kayo nakatira, pero sa terrace ko naman kayo pinapatulog. Hindi ko kayo pinapatulog sa terrace. Kayo ang nag-request na matulog sa terrace. Kompleto gamit nyo rito. Eto, dito kayo nakatira oh. Sa inyo to. Ni-request ko lang yung studio. Diba? Tapos sinabi nyo sa akin, gusto nyo dito matulog. Ayan oh. Ito yung sinasabi nyo, tinutulogan nyo na kinawawa kayo sa terrace. Diba? Kasi mas presko rito, kaya dito yung gusto matulog. Eh kahit ako, matutulog ako rito. Sa sobrang presko talaga rito eh. Paano kayo kinawawa rito? Kung magsasalita kayo, magla-live kayo, siguraduhin nyo na tama yung sinasabi nyo. Kung gusto nyo magpaawa sa mga tao, dapat katotohanan ang ilabas nyo. Hindi yung kung ano-ano mga sinasabi nyo dyan. Sige, gusto nyo ako magsalita, iisa-isahin ko sa inyo kung ano yung mga katotohanan dito. Ito yung mga katotohanan ang ilalabas natin. Yung sinasabi mo na wala akong respeto. Sino walang respeto sa atin? Kayo walang respeto. Ha? Ilang beses nyo na ako pinasukan ng droga. Pero ilang beses ako nagbaubaya sa inyo. Inintindi ko kayo. Ha? Niyakap ko kayo. Tinuring ko kayong pamilya. Ayoko na sana gawin to eh. Hinayaan ko na yung unan yung live, sumunod na live nyo. Tapos yun, magla-live na naman kayo. Sasabihin nyo sa akin, walang respeto. Sino sa atin yung walang respeto? Ha? Nagpasok ka ng droga rito. Ngayon, gusto mo, mag-stay pa kayo rito. Ano sabi ko sa inyo? Pwede kayong mag-stay dito ng pamilya, pero ikaw, hindi ka na pwede rito kasi nagpapasok na ng droga rito. Dito nakatira ang pamilya ko, mga anak ko, magulang ko, mga kapatid ko, dito nakatira. Kanya-kanya kami unit dito. Tapos papasukan mo kami ng droga rito. Pagkatapos na pagkatapos natin mag-Boracay, sabi ko sa'yo, isa lang hiniling ko sa'yo. Ililipat kita at dadaling kita sa condo, sa bagong studio. Sa inyo na yun, maliban sa studio. Doon na kayo tumira. Pero wag mo kong papayain sa pamilya ko. Binigyan kita ng trabaho dito. Sabi ko sa'yo, magla-live selling ka. Susweldohan ka ng kapatid ko, 15,000 a month plus commission. Tapos sasabihin nyo sa akin, ganyan pa sasabihin nyo sa akin, wala akong masamang ginawa sa inyo. Ang dami nyong ginawa sa akin katarantaduan, pero lahat yung pinalagpas ko, maliban etong huli. Kasi huling-huli kita, pati sa loob ng bahay namin, gumamit ka. May kasama ka, nagsalita na sa akin yung kasama mo. Dito sa loob ng opisina, ilang araw ka, tuloy-tuloy, ginawa mo. Droga ka ng droga rito, nagpasok ka ng droga rito. Huwag mo rin antayin, papalapasin ko yan, subukan mo ako. Wala tayong problema dyan. Ngayon, kung humihingi kayo ng simpatya ng tao, siguraduhin nyo kasi na tama yung sinasabi nyo. Diba? Puro katotohanan ang ilabas nyo, hindi puro kayo imbento. Sasabi, nahiyang-hiya naman ako sa'yo, pinabayaan ko kayo rito. Hiyang-hiya ako sa katabaan mo. Kung pinabayaan ko kayo rito, libre pagkain, libre na kayo lahat dito. Libre kuryente, libre wifi. Lahat libre. Walang hindi libre rito. Ako pa namamalengke sa inyo. Pag nagkakasakit ka, sino nagdadala sa ospital? Ako ang nagdadala sa'yo. Ilang beses yan. Babayaran ko yung bill mo. Tapos ako pa magbibili na sa'yo ng mga gamot. Hindi halong panunumba to. Masyado ka na makakalimutin sa mga ginawa ko. Sa sobrang dami, hindi na para isa-isahin ko pa. Pero alam nyo sa sarili nyo, kung wala kayong utak, ha, gamitan nyo ng puso. Kasi puso ang pinairal ko sa inyo. Dahil wala nagmahal sa inyong ultimo pamilya nyo. Kayo nagkukwento sa akin yan. Ha? Yung pasasalamat nyo sa akin, nung una, nung nandito kayo, sobra-sobra. Ayan, panoorin mo. Kahit ikaw, Ate Rose. Isang taon na po ang barakuan. Ano po ako bilang ng ganito? Pasasalamat po. Kasi ikaw lang yung buhay. Ito lang yung nagbigay ng magandang buhay sa mag-ama ko kay Ibu dito at sa kay Mikli. Nakatira na po kami ngayon sa condo bus. Maraming salamat po. Madampa. Oh, ikaw, Bugs. Ano sabi mo sa akin? Ultimo, ayoko manumbat eh. Pero kayo na nakakaalam yan. Lahat ginawa ko. Yung mga hindi nyo naranasan. Pati sa birthday ni Mikmik. Diba? Ginawa ko yan para sumaya yung bata. Diba? Para mapasaya ko kayo. Umalis kayo rito na hindi kayo nagpasalamat. Okay lang sa akin yun. Umalis kayo rito, masama pa loob nyo sa akin dahil hindi ko kayo pinagbigyan sa inihiram nyo. Ba't ako magbibigay? May pambili ka ng droga. Tapos hihingan nyo ako ng hihingan.
masama ba na magdesisyon ako na kayong dalawa pwede kayo rito pero yung asawa mo o yan si Box hindi na pwede rito kasi nga nagpapasok ng droga? Anong mahirap intindihin dun? Ha? Walang mahirap intindihin dun. O, tungkol sa kantang sinasabi mo, walang nailabas? Wala ka ba nailabas? Eh, meron kang inilabas sa Spotify? Yung kanta mong ako si Makmak, matagal na nating pinaghihirapan, hindi natin mabubuo. Dahil sa tuwing mag-shoot tayo, lagi kang kargado. Hirap na sa'yo sila direct. Kakashoot natin, alam mo din yan. Dahil wala ka sa katinuan. Pero pinilit pa rin natin na tapusin. Hindi na namin problema yon kung hindi natapos dahil nasa iyo na ang problema. Ayaw mong tumigil. At huwag mo ako tinitret, huwag mo ako pinagyayabangan na sasabihin mo isang bala ko. Alam mo bahay ko. Alam mo opisina ko. Alam mo kung nasaan ako. Ha? Subukan mo ako. Diba? Subukan mo ako. Ikaw yung daldal ng daldal. Hindi nga ako nagdadaldal. Ilang beses na kayo naglalive. Pinatulan ko ba kayo? Hindi. Kasi tinuturing ko kayong pamilya. Diba? Masama ba yung hiling ko? Na kaisa-isang hiling na magbagong buhay ka, na huwag ka magdroga dahil hindi tayo magkakasundo pag nagdroga ka. Ano mahirap intindihin doon? Para sa akin ba yung hiling ko? Para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa pagbabago mo. Dahil yun lang ang gusto kong mangyari sa iyo. Tapos sasabihin niyo pa sa akin, sinundo ko kayo sa Pasego, nananahimik kayo. Kasalanan ko pa na binigyan ko kayo ng tulong. Ha? Ako pa ngayon may kasalanan dito? Huwag naman kayong ganyan. Di ba? Kung gusto nyo gumalaw na sarili nyo at alam nyo sa sarili nyo na hindi na kayo pwede rito at dahil hindi na kayo makakabalik dito, gagawin nyo ako ng paninira. Di ba? Katotohanan lang, yun lang hihilingin ko sa inyo. Gusto nyo mag-live? Sabihin nyo yung totoo. Di ba? Yung sinasabi nyo, pumirma kayo ng kontrata, wala man lang ibinigay. Puta, saan ba nakakita na pumirma ng kontrata na meron binigay? Pero lahat ng kinita mo, alam mo yan, nakarating sa'yo yan. Lahat-lahat yan. Hindi para wala akong kinita sa'yo, sa totoo lang. Yung bayad lang natin sa editor, di ba? Kami na nga ni direct nagkakamera sa'yo eh. Di ba? Para lang makatipid tayo. Gasolina ko, driver mo ako. Di ba? Tapos ano, pagdating sa kitaan, mas malaki sa'yo, wala namang problema dun eh. Hindi ko pinagkakakitaan yung ano mo. Tulong ko sa iyo yan. Lahat ng ginawa ko, puro tulong. Pero kung naging masama pa ako sa pagtulong ko sa inyo, wala na akong magagawa ron. Di ba? At least na ibigay ko yung tulong ko sa inyo. Pero hindi ko akalain ni sa isip na magagawa nyo pa sa akin yan sa kabila ng lahat. Isang taong mahigit. Alam nyo kung gaano naging kasarap ang buhay nyo rito. Kayo na nagsabi niyan. Nung umalis kayo rito, di ba? Lingit sa inyong kaalaman. Ang ginawa ko, kinausap ko si Direk. Sabi ko, Direk, tulungan natin si Bugito kasi hindi na siya pepede rito. Pamilya niya lang ang pepede rito. Kung maaari sana, kung saan sila nakatira bago dito, doon sa area mo, nagbigay ako ng pera. Ayoko sabihin to eh. Pero para maging malinaw yung utak ninyo, alam ng mga kasamahan natin yan. Pero sabi ko, huwag nyo nang ipaalam na sa akin galing yan. Sabi ko, kay Direk na lang yan. Nagbigay pa ako ng puhunan para sa ukay-ukay. Para habang nandoon kayo, nabubuhay kayo. Tapos ganun pa ginawa niyo sa akin. Tinawagan ko si Direk. Direk, cancel. Marami na iingit sa'yo, sa totoo lang. Tapos nung dumating dito si Audrey, tsaka si Aubrey, para humingi sa akin ng sorry. Pinaakit ko rito. Diba? Para mag-usap kami. Tanggap, mingi sila ng kapatawaran. Anong ginawa nyo? Sasabihin nyo, yun yung dahilan kung ba't ako biglang nagalit sa inyo. Porket bumalik lang yung dalawa. Walang kinalaman yung dalawa rito. Ibang usapin yun. Kung ikaw nga, ilang beses ka nagkamali sa akin na halos hindi ko na mabilang-bilang yung pagkakamali mo, napatawad kita. Yung dalawang bata pa kaya na nagkamali na isang beses, sino ako para hindi ko patawarin? Tapos pati ba naman yun, idadamay nyo pa? Na kaya ako nagagalit sa inyo? Kaya ako nagagalit sa inyo, simple lang. Nagpasok ko ng droga rito. Hindi ka na pepede rito. Pero yung pamilya mo, sinabi ko, na pwede mag-stay rito. Pero ikaw, hindi ka na pepede rito. Hindi kung ano-anong dahilan yung mga pinalalabas nyo dyan.
kung ano-ano mga pagla-live nyo, ayaw yung tigilan ng pagla-live, puro kasi nung kalingan ang sinasabi nyo. Magsabi kayo ng totoo. Ayun lang, sa mga nakakapanood nito, mga kabarako ko, pasensya na kayo. Talaga nadala ako ng sama ng loob dahil ilang beses, laging nagla-live, laging ako tinitira, nang hindi ko lubos maisip akalain na magagawa pa nila sa akin to sa kabila ng lahat ng pinakita ko sa kanila. Na sinasabi nilang kinawawa ko sila. Wala silang napala dito. Wala akong respeto. Kung sa respeto lang, lagpas ulo, respeto ko sa inyo. Pero ni isang respeto, wala kayong binigay sa akin. Dahil kung may respeto kayo, hindi nyo gagawin sa akin yan. Maglalabas kayo yung katotohanan. Hindi para sirahan nyo pa ako, dahil never ko kayong sinirahan. Kung ano man sinasabi ko rito, puro katotohanan yan. At kaya ko panindigan niya kahit saan tayo magpunta. May bit-bit akong ebidensya sa bawat salita ko na to. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At syempre, hangad ko pa rin na mapabuti ka. Kapatid, sana maging mabuti ka saan ka mamapunta. Pero mangyayari lang yan pag nawala sa'yo yung bisyo mo. Hanggat nandyan ang bisyo mo, hindi tayo magkakasundo. Yan yung sweldo ko. Ngayon, kung di nyo kaya ibigay yung sweldo ko, burahin nyo lahat ng video ko dyan sa barakwa, lahat ng music.